parang tinamaan ng kidlat si Pamela sa pagkamangha. Ito ba ang doktor na pinagyayabang ng ospital na iyon? Isang doktor na akala niya ay nakasuot ng makapal na salamin. Marami ng puting buhok at papasa ng lolo niya. Napakabata naman ni Dr. Josh Ocampo para maging isang espesyalista. Mapagkakamalan itong kagagraduate lang sa isang medical school. Paanong isang katulad nitong mukhang unexperienced pa ay isa na palang neurologist at highly recommended na ng mga kasama nitong doktor? Hindi ka ba naniniwalang siya si Dr. Ocampo? Tanong ng staff nang mapansin na patunganga na lang siya. Nagkibit-balikat si Pamela. Ikaw pala si Dr. Ocampo? Bakit hindi mo agad sinabi? Nagagalit-galitan si Pamela nang magtanong sa lalaki. You didn't ask me, Miss Beauty Queen. Parang nang-uuyam na sagot nito. Napaismidan dalaga. Ipagpapasalamat ko kung tatawagin mo ako by my first name. Kanina ka pa kasi masungit, kaya naisip kong baka hindi okay sa yung tawagin kita sa pangalan mo. Hindi ako masungit. Ikaw ang antipatiko. Hindi ako antipatiko. Doctors like me are supposed to be nice and kind to our patients. Pero matari ang dating mo kaya naging prangka lang ako sa'yo na kailangan mong humingi ng appointment bago kita ma-check up dahil ganun ang patakaran ko. At sumusunod sa patakarang iyon ang lahat ng pasyente ko maliban nalang sa mga emergency cases. Hindi ba ako emergency case? Ilang beses na akong muntik mag-collapse? Hindi mo ba naiintindihan ang paghihirap ko habang hindi ko alam kung ano talagang sakit ko? Paano kung mamatay na ako bago mo ma-check up? Natawa ito. I can assure you, hindi ka pa mamamatay dahil lang sa sakit mong yan. Lalong nakaramdam si Pamela ng pagkainis. Natatakot na nga siya para sa sarili, nakuha pang tumawa na antipatikong doktor na ito. How can you be so sure? Hindi mo pa nga ako na-check up? I can see it. You look okay. I look okay? Okay pa ba yung hindi ko alam kung bakit bigla na lang ako nagko-collapse? Hindi ko alam kung anong magiging epekto ng sakit na ito sa buhay ko. Kung magagawa ko pa mga dati kong ginagawa. Ang modeling ko, ang pag-aaral ko, at ang TV program ko. O kung gaano kaseryoso ang sakit na ito? Okay, calm down. Awat ni Dr. Josh sa pagtutungayaw ni Pamela. Bigla ring nagbagong ekspresyon ang mukha nito. Nangibabaw siguro ang pagiging doktor. Naiintindihan na siguro nito ang nararamdaman niyang paghihirap. The truth is, nakausap ko si Dr. De Jesus at nabanggit na niya sa akin ang tungkol sa kaso mo. Ipinakita niya na rin ang initial findings kaya sinisiguro ko sa'yong hindi ka pa mamamatay. Bahagyang kumalma si Pamela na wala na yata ang poise niya dahil sa pagtutungayaw kanina. Nabanggit na pala sa'yo ni Dr. De Jesus ang case ko. Bakit kung ano-ano pang sinasabi mo sa'kin tungkol sa paghingi ko ng appointment sa'yo? Sabihin na nating nairita ako sa pagtataray mo kanina. Bukod sa ininsulto mo ang kakayahan ko bilang doktor, nag-demand ka pa ng special treatment? Walang palakasan dito, Miss Bernardo. Kahit ang presidente ng Pilipinas pang magsabi sa akin na unahin ka, hindi ko gagawin dahil may sinusunod nga akong patakaran. Mukha nga, dahil ikaw na yata ang pinaka-importanting doktor na nakilala ko sa loob-loob ng dalaga. Kaya naman ako medyo nagtaray kanina dahil nainis ako sa kaalamang kailangan ko pa maghintay pagkatapos ng tatlong araw na paghihintay ko. Hindi ba dapat naiintindihan mong attitude ng mga pasyente mo? Okay, naiintindihan ko naman. But just the same, kailangan mo pa maghintay dahil first come first serve basis ang patakaran ko. Ngayon binigyan na kita ng assurance na hindi naman emergency ang kaso mo. Pwede ka na siguro maghintay ng another 3 days. 3 days? Kunot noong ulit ni Pamela. Yes, Miss Bernardo. Kung ayaw mo, pwede kang kumonsulta sa ibang doktor. Nainis na naman siya sa narinig. Bago pa siya makapagsalita ulit ay nakapag-excuse na si Dr. Josh Ocampo at hinarap na ang staff nito. Pagkatapos ng ilang bilin sa kausap, ay pumasok na ito sa clinic. See you on Tuesday, Miss Bernardo. Sabi pa ng doktor bago kinabig pa sa rampinto. Pakiramdam ni Pamela ay gusto pa siya nitong asarin. Naiinis na buntong hininga ang pinakawala ni Pamela habang nakatingin sa staff nito. Sorry Pamela ha, pero ganun talagang patakaran ni Doc para daw wala masabi ang ibang pasyente. Wala na ba talagang ibang magaling na neurologist dito sa ospital na ito kung hindi ang Josh Ocampo na yun? Mukhang wala pang gaanong experience yun eh. Huwag mong i-underestimate si Dr. Ocampo. Maraming hindi makapaniwalang isa na siyang magaling na neurologist. 31 lang siya pero marami na siyang napatunayan. May mga pasyente na siyang napagaling na hindi napagaling ng ibang doktor. Sa States kasi siya nag-specialize. 15 pa lang daw nasa pre-med school na siya. Pagka-graduate niya, nag-specialize pa siya sa Utah. Actually, may malaking ospital na kumukuha sa kanya sa States. Eh bakit nandito siya? Walang tatanggi sa ganong offer.
Nakiusap lang ang direktor nitong ospital na nagkataong uncle niya. Kahit daw sana isang taon eh, magstay pa siya dahil maraming pasyente dito sa Pilipinas ang nangangailangan ng serbisyo niya. Matanda na kasi ang dating neurologist sa ospital nito. Kumbinsido na si Pamela. Impressed na siya sa mga narinig. Kaya isinantabi na niya ang iniisip kani-kanina lang na maghanap na lang ng ibang doktor. Hindi niya alam kung ano ang mayroon si Dr. Josh Ocampo pero handa na siya maghintay hanggang Martes. Total, sinabi naman itong hindi ganong kaseryoso ang sakit niya. Besides, baka hindi na siya makakita ng ganito kagwapang neurologist. Aalis na sana si Pamela nang maramdaman na naman ang biglang panginginig ng mga tuhod. Naghanap agad siya ng makakapitan. Hindi siya napansin ng staff dahil may tinatawag na itong pasyente sa waiting area ng clinic. Sa kawalan na mahihinga ng saklolo, ay napaluhod na lang siya sa malamig na tiles at napasandal sa pader. Gusto niyang maiyak dahil wala man lang babala ang pagsalakay ng sintomas na iyon. Nang mapansin siya ng staff ni Dr. Josh Ocampo, ay mabilis siya nitong nilapitan. Pamela, anong nangyari? Hindi na siya sumagot dahil hindi na niya napigil ang sarili na maiyak sa nararamdamang takot at awa sa sarili. Inalalayan siyang tumayo ng staff pero umiling siya. Natatakot siyang baka hindi niya magawa. Narinig na lang niyang tinatawag na nito si Dr. Josh Ocampo. Nang lumabas ang lalaki at makita ang ayos niya, ay parang ipo-ipong kumilos ito palapit sa kanya. Hindi mo ba kayang tumayo? Tanong nito. Naiiyak na umiling si Pamela. Hindi na nag-isip pa si Dr. Josh nang pangkuin siya ng walang kahirap-hirap na parang isa lang siyang ragdoll. Inilapag siya nito sa clinic bed at pinahiga. Please don't cry, sabi nito nang abutan siya ng panyo. Hindi mo pa nga alam ang sakit mo. Huwag matakutin ang sarili mo. You'll be fine. Just relax at ipahahanda ko ng mga test na dapat gawin sa'yo. Hindi alam ni Pamela kung kasama sa in-specialized ng doktor ang payapain ng kalooban ng bawat pasyente nito o talaga lang may kung anong comforting power sa boses nito para tumigil ang mga luha niya at mawala ang kanyang takot. Pakiramdam niya ay kayang-kaya siya nitong pagalingin kaya wala siyang dapat ipag-alala. Nahiga na si Pamela at nirelax ang sarili. Bawat kilos ni Dr. Josh ay sinusundan niya ng tingin mula sa paglabas nito at pagtawag ng nurse sa intercom hanggang sa paghahanap ng gamot sa medicine cabinet. Pagkatapos ay lumapit ulit sa kanya na may hawak ng isang basang tubig at tableta. I think you're a little underweight, sabi nito habang iniinom niya ang gamot. Kaunti pang bawas ng timbang at liliparin ka ng hangin. Mahinang metabolism ko, kaya kailangan kong bantayan ang diet ko para hindi ako tumaba. Sa mga activities ko ngayon, wala akong karapatan tumaba. Pero may karapatan kang magkasakit? Sabi nito na parang pinapagalitan siya. Unti-unti nang nare-relax si Pamela. Hindi niya alam kung dahil lang yun sa matagal na pagmamasid sa kabuuan ng doktor. Pwede ko bang tawagan mo ng boyfriend ko bago mo ako isalang sa examinations na kailangan mong gawin sa akin? Paghingi niya ng permiso. Sure, why not? Kung makakatulong para gumana pakaramdam mo kapag katabi mong isang loved one, call him as you wish. Eksaktong tapos na niya makausap si Wilbert sa cellphone, ay sinabi ni Dr. Josh Ocampo na handa na examination room. Inihiga si Pamela ng dalawang attendant sa stretcher. Nakaagapay sa kinahihigaan niya ang doktor. Dahil celebrity siya, lahat ng taong madadaanan nila, pati mga staff at nurses ng ospital, ay napapalingon sa kanya. Pero mukhang mas maraming napapalingon kay Dr. Josh Ocampo. Habang nakahiga siya sa kama at inaayos nitong ilang aparato na katutok na sa kanya, ay hindi niya naiwasan na palihim na sulyapan ang mukha ng batang-batang neurologist. Everything about him was beautiful, ang mapupula at maninipis nitong labi, matangos na ilong at makakapal na kilay na perpektong ikinurba sa ibabaw ng maitim nitong mata. Even his hands were beautifully shaped with long flexible fingers. Mukhang matigas ang mga bisig nito na nababalutan ng malambot na balat kung saan may nasisilip siyang pinong balahibo. Inalis agad ni Pamela ang tingin dito. She did not want to see him as a man. He was her specialist. Ang taong magpapagaling sa kanya. Na magtama ang mga mata nila ay kinailangan niya magsalita para hindi nito mahalatang na mesmerize siya rito. Ano sa palagay mo sakit ko, Doc? I would prefer not to commit myself until I've seen the result of your test. Pero sa tingin mo ba, it's something serious? All I can say for now is that it won't affect your lifespan. Sapat na matatag nitong boses para mapanatag ang isip ni Pamela. Bata pa lang ay may phobia na siya sa doktor at sa ospital.
Lalo siya natatakot sa kung ano-anong aparato sa loob nun. Pero dahil si Dr. Josh Ocampo ang kasama niya sa kwartong iyon, hindi siya nakaramdam ng kaba kahit nakahiga siya sa isang metal table na tumatagilid bilang bahagi ng pagsusuri sa kanyang spinal column habang may mga ilaw na nagkikislapan na tulad ng sa aparato ng x-ray. Maya-maya ay inalis na si Pamela mula sa metal table. Kailangan mo magstay dito sa ospital for another 2 days, sabi ni Dr. Josh. Ano? Maang na reaksyon niya. Bakit kailangan ko pang magstay dito? Bukod sa kailangan kita maobserbahan, may iba pa akong test na gustong gawin sa'yo para masiguro ko ang sakit mo. Sandali lang siya nakaramdam ng pag-aalala at agad ding nawala ang takot niya. Bukod sa alam niyang kailangan iyon, gusto rin niya ang idea na makikita pa niya si Dr. Josh sa susunod pang 2 araw. Silly, may Wilbert ka na, saway ni Pamela sa sarili. Siya si Dr. Ocampo? Kahit si Wilbert ay nagulat na makita si Dr. Josh Ocampo, nasa loob na si Pamela na isang suite para sa 2 araw niyang pananatili sa ospital. Hindi na ako nagtataka kung bakit sa halip na maghanap ka ng ibang doktor, hinintay mo na lang siya, he's too handsome. Hindi niya nagustuhan ang tono ng kanyang boyfriend. Huwag mo sabihing nagsiselos ka. Wala naman akong pakialam kung gwapo siya o hindi eh. Ang importante sa akin, malaman kong sakit ko at gumaling ako. Iritado niya sagot. Sorry, hindi ko lang maiwasang magselos. Alam mo namang ang greatest fear ko ay ang mawala ka sa akin. I love you so much, Wilbert. Kaya hindi ka dapat may insecure sa kahit na sinong lalaki. Bumaba ang mukha nito sa kanya at tinalikan siya sa mga labi. Kinailangan lang ng injections ng mga sumunod na test ni Pamela. Ang iba naman ay kinailangan siyang isalang ulit sa ibang aparatong parang galing sa next century. Optimistic siya na magiging negatibo ang resulta ng mga test. Pero si Wilbert ang higit na nag-aalala. Napangiti siya dahil naisip na kaya ito nagkakaganoon ay dahil sa sobrang pagmamahal sa kanya. Nararamdaman din ni Pamela ang matinding selos nito kay Dr. Josh Ocampo. Halos binantayan na siya ni Wilbert sa mahigit 40 hours na inilagi niya sa ospital. Mas mabuti na rin siguro ang ganoon sa loob-loob niya. Maiiwasan na niyang palihim na sumulyap kay Dr. Josh. Baka lumalim pang nararamdaman niyang attraction sa doktor. Mahal niya si Wilbert. May karir siya na unti-unting gumaganda kaya ayaw niya ng komplikasyon. Isa lang ang gusto niya ng mga sandaling iyon, ang gumaling. Nang pumasok si Dr. Josh sa ospital suite, ay inabutan sila nitong naghahalika ni Wilbert. I have the result of your test, formal na sabi ng doktor. Biglang kumalas si Pamela mula kay Wilbert. Sorry kung naistorbo ko kayo, sabi ni Dr. Josh. Pwede namang saka ko nalang basahin ang resulta ng test mo. Tatalikod na sana ito. No, Doc! Ngayon ko na gustong malaman. Habol niya, lumapit sa kanila ang doktor. Hindi sigurado si Pamela pero sa tingin niya, hindi maganda ang tingin na ipinukol nito kay Wilbert. Hindi yata nagustuhan ang eksenang naabutan. Okay, simula ni Dr. Josh. Do you want it wrapped up or straight from the shoulder? Bigla siyang kinabahan ng tingnan siya ng doktor pagkatapos pasadahan ng basa ang hawak na papel. Parang may pinapahiwatig na hindi maganda ang huling tanong nito. Tinangka niya magsalita pero biglang nanuyo ang kanyang lalamunan. Please give it to us straight, Doc. Si Wilbert ang nagsalita. Ayaw namin na paligoy-ligoy pa. Okay, fine. Parang iritado ang sagot ni Dr. Josh kay Wilbert. Saka tumingin ulit sa kanya. You are suffering from a rare type of nerve damage. So rare that there have only been very few reported cases in the Philippines. Lalo nang hindi nakapagsalita si Pamela. Nagkatinginan na lang sila ni Wilbert. Sa isang research na isinigawa sa England 2 years ago, hindi pa rin natutuklasan ang cause ng sakit na ito. But now, we do have some idea, though we still haven't found the cure. Wala pang cure? Nabiglang sabi ni Wilbert. Sa last seminar na dinaluhan ko, isang research na ginagawa ngayon sa Utah para malaman ang exact cure sa ganitong klaseng nerve damage. Pero dahil hindi naman ito nakakamatay at walang urgency para matuklasan iyon, naghihintay pa rin ang resulta ang research na iyon hanggang ngayon. Anong malay natin? Baka next year, mayroon na sila matuklasang may gamot. Next year? You mean maghihintay pa si Pamela until next year? Mataas ang boses na tanong ni Wilbert. Pero anong mangyayari sa kanya habang wala pang cure? Palagi na lang ba siya matutumba hanggang sa malumpo na siya ng tuluyan? No, hindi yan ganang kaseryoso. Kaya lang, habang sumasailalim sa therapy ang pasyente, mararanasan pa rin niya mga sintomas na yun.
Kamundok, malabo pa rin sa akin, sabi ni Wilbert. Baka naman ayaw mo lang kaming tapatin pero ang totoo, magiging imbalido na si Pamela habang nagpo-progress ang sakit niya, na hindi na siya pwede mamuhay ng normal katulad ng dati. Wala akong itinatago sa inyo, paliwanag ni Dr. Ocampo. Sa ngayon, therapy lang ang magagawa natin para labanan ang sakit niya. Therapy, therapy, galit na sabi ni Wilbert. Ganyan naman kayo mga doktor eh. Para lang masabing magaling kayo, binibigyan nyo ng false hope ang mga pasyente nyo. Bakit hindi nyo paamining hindi nyo na kayang pagalingin si Pamela? Calm down, young man. Pagpapakalma ni Dr. Josh kay Wilbert. Hindi na alam ni Pamela kung magagalit kay Wilbert o sasawayin ito. Umiiyak na naisubsob na lang niya ang mukha sa mga kamay. Mabuti na lang at dumating ng mami niya. Kahit inawat na ng mami niya si Wilbert, patuloy pa rin ito sa pagsasalita ng kung ano-ano laban kay Dr. Josh. Mabuti pang lumabas ka na muna sa kwartong ito. Hindi nakakatulong sa girlfriend mo ang pagsigaw mo ng ganyan, sabi ni Dr. Josh sa mataas na ring tono. Alam ni Pamela na nagtitimpi lang ang doktor dahil kung hindi, malamang nasuntok na nito si Wilbert. Dahil sa pakiusap niya ay lumabas na rin ang sweet si Wilbert. Alam mo Pamela, if I were you, papalitan ko na yung boyfriend mo, sabi ni Dr. Josh na makalabas si Wilbert. Naramdaman ni Pamela ang marahang pagdampi ng matigas na kamay sa kanyang balikat. Alam niyang hindi yung kamay ng mami niya. Nang mag-angat na tingin ay nakita niya si Dr. Josh Ocampo. Nasa gawing kaliwa niya ito habang nasa kanan naman ang kanyang mami. Bakit ka umiiyak? Tinaningan ko na bang buhay mo? Nakangiting sabi nito. Pero, bakit tama si Wilbert, Doc? Baka maging imbalido na ako habang buhay at magbabago ng buong buhay ko. Wipe those tears, Pamela. Huwag ka magpapa-apekto sa boyfriend mo. Wala siyang alam. Natatakot siya sa multong hindi naman nag-exist. I'm your doctor, hindi ba? Ano ba talaga magiging epekto ng sakit na ito sa buhay ng anak ko, Doc? Tanong ng mami niya. She can still have a normal life if she can learn to live with it. Ang ibig kong sabihin, huwag mong isiping marami ka ng hindi magagawa dahil sa sakit na yan. Napaka-powerful ng isip natin. Ang idinidikta nitong sinusunod ng katawan natin. Ang importante lang, maging mas maingat ka na ngayon. Ang masisiguro ko sa'yo, it won't affect your lifespan. Napatitig si Pamela sa mukha ni Dr. Josh Ocampo. Ginagamitan lang ba siya nito ng reverse psychology para maging positibo pa rin ang pananaw niya sa buhay o totoo ang pag-asang ibinibigay nito sa kanya? Posibleng madalas mo pa rin maranasan ang panginginig at panghihina ng mga tuhod, lalo na kung hindi ka magiging maingat. Pero may isa ka pang dapat ipagpasalamat. Your condition won't get worse. Marami na ba akong hindi pwedeng gawin? To be frank with you, yes. Pero marami ka pa rin pwedeng gawin provided na palagi ka mag-iingat. Anong klaseng pag-iingat? Tulad ng paghawak sa balustre kapag bumababa o umaakit ka sa hagdan. Pag-iwas mo sa mga strenuous activities, lalo na yung kailangan mo tumayo na matagal. Huwag na huwag ka magdadala ng mainit na likido habang nakatayo. Hindi ka rin pwedeng tumakbo na matagal. Habang hindi pa tapos ang therapy mo, hindi ka dapat mapagod ng husto. In fact, kailangan mo na mahabang bakasyon para makapagpahinga ka. Naintindihan ni Pamela ang lahat ng sinabi nito, pero hindi niya gustong tanggapin ang lahat ng iyon. Kahit ano pang sabihin ni Dr. Josh, the bottom line was, marami nang bawal sa kanya. Hindi na siya kasing normal tulad ng dati. Para na rin inalis ang kalahati ng buhay niya. Magiging pasyente na siya ni Dr. Josh sa susunod na mga linggo, buwan o baka taon. Kailangan niya ng pahinga at ng therapy para matutuhang kontrolin ang bigla na lang pagtumba. Paano ng karir ko? Yun ang una niyang inalala. Isang buntong hininga ang pinakawala nito, saka siya tinapikulit sa balikat. Kung gusto mong gumaling, may mga bagay kang dapat i-give up. Seryosong sabi nito. Diyos ko, paano matatanggap ni Wilbert ang magiging mga pagbabago sa buhay niya? Paano nito tatanggapin ang girlfriend na ipinagmamalaki ay magiging pasyenteng dapat alagaan sa hindi alam kung gaano katagal? Paano ng pag-gym, pag-mountain hike, pag-swimming, pag-golf, at iba pang activities na magkasama nilang ine-enjoy? Naiintindihan ko kung nag-aalala ka sa kondisyon mo, sabi ni Dr. Josh sa nakakasimpatyang boses. Naiintindihan ko rin kung nahihirapan kang tanggapin ng mga pagbabago na dala ng sakit na yan sa buong buhay mo. Cry if you wish, kung yan ang makakapagpaluwag sa dibdib mo. Isa lang ang hiling ko. Pagkatapos mong umiyak, ayoko na uli makita ka pang umiiyak. You're a beauty queen. Everybody looks up to you, admire you, so cheer up. Naramdaman na lang ni Pamela na tumalikod na ang doktor at iniwan sila ng mami niya.
Dahil sa advice ni Dr. Josh Ocampo, kinailangan ni Pamela na manatili sa ospital ng 2 linggo para sa pagsisimula ng kanyang therapy. Parang eroplano ng huminto sa ere ang pakiramdam niya ng mga sumunod na araw. Hindi alam kung tutuloy, kung maglalanding o kung magkakrush anumang sandali. Kahit binigyan siya ng assurance ni Dr. Josh na hindi niya ikakamatay ang sakit, alam niya malaki pa rin ang mga pagbagong idudulot nun sa kanyang buhay. Nagkagulo sa ospital ang mga press people na gustong mag-interview sa kanya. Pero parang hindi pa niya kayang humarap. Sina Dr. Josh at Tita Marie ang humarap sa mga ito. Piling-pili ang mga bisitang tinatanggap ni Pamela. Kahit matinding moral support ang ibinibigay sa kanya ng pamilya at mga kaibigan, hindi pa rin niya maalis ang takot sa dibdib. Nung mga unang araw niya sa ospital ay dumadalaw si Wilbert. Palagi itong may bitbit na bulaklak, prutas at mga latest novels na favorite author niya. Pero nitong huli, hindi na dumadalaw pa si Wilbert. Tumawag lang ito't sinabing busy kaya hindi nakakadalaw. Hindi tuloy maiwasang matakot ni Pamela sa isiping unti-unti nang umiiwas sa kanya ang boyfriend. At mukhang hindi lang si Wilbert ang unti-unti nakakawala sa mga kamay niya. Kung hindi pati ang gumaganda ng karir bilang modelo at TV host, nabanggit sa kanya ni Tita Marina na naghahanap ng producer ng pansamantalang ipapalit sa kanya sa TV program. Nang malaman ng sakit niya, parang kailan lang ang bilis-bilis ng pagbabago sa buhay ko. Ang simpleng estudyante ng Santa Barbara, biglang naging beauty queen, naging proud ang buong Pilipinas nang manalo ako sa international competition, kahit runner-up title lang. At dahil doon, naging instant celebrity ako kahit hindi ko naman pinangarap na magkaganoon. Kausap ni Pamela ang mga kaibigan taga Santa Barbara na madalas dumalaw sa kanya. Pagkatapos, bigla ako naging TV personality at naging boyfriend ko lalaking dati ko lang tinitingnan sa mga posters. Ibinigay sa akin ang lahat ng bagay na ito kahit hindi ko naman hiniling. Pero bigla rin mawawalan lahat dahil sa isang sakit. Napaiyak na si Pamela, hinagod din na Christine at Leslie ang kanyang likod. Tama na yan, Pamela. Dapat nga maging thankful ka pa rin dahil hindi mo ikakamatay ang sakit mo. Hindi ka rin magiging imbalido. Pagpapalubag ni Leslie sa loob niya. At diba, sabi ng neurologist mo, mabubuhay ka pa rin naman ng normal kung gugustuhin mo, sigunda ni Ivana. Pero malaki na ang magbabago sa buhay ko, humihikbing sabi niya. Nangyayari na nga eh, diba? Yung mga bagay na biglang dumating sa mga kamay ko, bigla rin nawala. Ikaw na rin ang may sabi, dati ka naman simpleng estudyante lang ng SBU, diba? Sabi ni Leslie. Kaya lang, nasanay ka na siguro sa mga pagbabago sa buhay mo. Celebrity ka na. Importanteng tao ka na sa lahat. Nakukuha mo na ang atensyon ng lahat. Pero sanay ka namang wala ang mga paghanga na yun. Ang importante, buhay ka. Pero paano ikokonsola ni Pamela ang sarili na dapat pa siyang magpasalamat dahil hindi niya ikakamatay ang sakit samantalang nararamdaman niya lumalayo na si Wilbert. Tuloy nang hindi dumalaw si Wilbert. Natawagan naman niya sa cellphone. Sinabi nito makikipag-negotiate daw sa isang movie producer na gustong mag-launch dito sa pelikula. Inunawa ni Pamela kung gaano kahalaga para kay Wilbert ang oportunidad na dumating sa buhay niya. Sayang nga lang at hindi nito maibabahagi sa kanyang kaligayahan sa bagong tagumpay dahil nasa ospital siya. Pero kahit ayaw niya mag-isip ng masama, nagtataka siya sa pagdalang ng mga tawag ni Wilbert. May mga text messages na rin siyang hindi man lang nito sinasagot. Hindi pa ba dumarating si Wilbert, Mami? Iyon agad ang tinanong ni Pamela tuwing magigising. Huwag ka na masyadong umasang darating pang walang yang yun. Mami naman! Pamela, idilat mong mga mata mo sa katotohanan ng lumalayo na siya sa'yo. Ayon mag-alaga ng girlfriend na iniisip niya magiging lampa na habang buhay. Gusto niyang kontrahin ang mga sinabi ng ina, pero naiisip din niya baka nga totoo ang hula nito. Kinabukasan, pagpasok ng nurse para bigyan si Pamela ng first injection para sa araw na iyon, ay may dala itong bukay ng tulips. Nabuhayan siya ng pag-asa dahil nahulaan na niyang kay Wilbert galing ang mga iyon. Alam nitong mahilig siya sa tulips kaya yun ang palaging pinapadala sa kanya kahit walang okasyon. Para sa'yo, Pamela, nakangiting sabi ng nurse habang inaabot ang mga bulaklak sa kanya. Salamat, nakangiting sabi niya habang kinukuha iyon. Pero nagtaka siya nang makita ang inabot nitong sobre. May kasama yatang sulat, sabi nito. Hindi alam ni Pamela kung bakit bigla siyang kinabahan. Bakit may kasamang sulat samantalang magkausap lang sila ni Wilbert noong isang araw? Hinintay muna niya matapos ang nurse sa pag-i-inject sa kanya at makalabas bago niya binasa ang sulat. I've just signed a contract for 5 movies, babes.
Alam mo matagal ka na pangarap na mapasok ang showbiz kaya ayokong pakawalan ng opportunity na to. Alam mo naman ang motto ko sa buhay, when the rainbow shines for you, straddle it before it fades. Pero sabi sa akin ng manager ko, di makakatulong sa karir ko ang pagkakaroon ng girlfriend. Alam nang marami ng girlfriend kita. Napakagatlabi si Pamela nang nasa kalagitnaan ng pagbabasa ng sulat. Parang ayaw niya na ituloy ang pagbabasa dahil pabigat ng pabigat ang kanyang loob. Pero tinapos pa rin niya basahin ang sulat kahit natatakot siya sa nilalaman nun. I had to decide at ang sabi ng manager ko kung gusto ko may mangyari sa showbiz career ko, kailangang isakripisyo muna kita. Napadiin ang kagat niya sa ibabang labi pagkabasa ng mga linyang iyon. Huminto muna si Pamela at hinayaan ang sarili na umiyak. Pagkalipas ng ilang sandali, buong tapang din niya tinapos ang pagbabasa. Please, don't feel bitter towards me, babes. I know you will, but I hope that when the heart is gone, you will understand my reasons. I love you, babes, but I'm sorry to say, I love you the way you were. To watch around would break my heart. You stumble, but you don't care about breaking mine. Mapait na bulong ni Pamela pagkatapos lamukusin ang sulat. Inihagis niya mga bulaklak na nakapatong sa kanyang kandungan. Humagulhol siya sa kanyang mga kamay. Tinalikuran na siya ni Wilbert at hindi niya lubos maisip na magagawa nito iyon. Kailan lang ay masayang-masaya sila, so much in love with each other. Ganun na lang ba siya nito kadaling talikuran? Ngayon lang umiyak ng ganun si Pamela dahil ngayon lang di siya nakaramdam ng ganung klaseng sakit. Bakit ngayon pa siya tinalikuran ni Wilbert? Kung kailan, down na down siya. Kung kailan, kailangan niya na extra strength mula sa mga taong alam niyang nagmamahal sa kanya. Lalo siyang naawa sa sarili. Kasabay na matinding sama ng loob kay Wilbert, gusto niya itong intindihin pero hindi niya magawa. Mas malinaw ang mensaheng na duwag ang lalaki sa kalagayan niya. Masyado nitong inisip ang grabing pwedeng mangyari sa kanya kaya hanggang maaga ay binitawan na siya. Ayaw ni Wilbert na maging dalahin siya. Natakot itong mag-alaga ng girlfriend na inakalang magiging imbalido na. Pero bakit ganun? Naramdaman naman ni Pamela na minahal siya ni Wilbert. At one point in time, sa kanya pa nga umikot ang buhay nito. Kahit wala pa silang isang taong magkarelasyon, marami nitong pangarap hindi lang para sa sarili, kundi para sa kanilang dalawa. He even talk about marriage, pero kasama niya si Wilbert sa panahon na tagumpay. Hindi pala niya maasahan na lalaki sa gitna ng krisis. Dahil nag-iisa sa kwarto, hinayaan niya makawala lahat ang loob sa pamamagitan ng pag-iyak. Titigil na lang siya sa pag-iyak kapag maluwag na ang sakit sa kanyang dibdib. Mga 10 minuto siguro ang lumipas bago tumigil si Pamela sa paghagulhol. Kinuha ulit niya sulat na nasa kama at binasa. Patuloy pa rin sa pagtulo ang kanyang mga luha. Maya't maya niyang pinupunasan iyon ng mga daliri. Nakarinig siya ng mahinang pagtikim. Pinunasan agad niya natitirang mga luha sa pisngi at nilamukos ulit ang sulat bago tumingin sa pintuan. Sorry, mali na naman yata ang pasok ko. Apologetic na sabi ni Dr. Josh Ocampo habang nakatayo lang sa pintuan. Wala to, sabi niya. Pinilit nang umiti. You've had some bad news? Tanong nito na humakbang papunta sa kama niya. Hindi kumibo si Pamela hanggang sa makalapit na ang doktor sa kanya. Galing sa boyfriend mo? Tanong uli nito nang makita ang mga bulaklak sa sahig. She chose not to answer. Kinuha nito ang mga bulaklak. You dropped this on the floor? Sabi nito habang inaabot ulit sa kanya ang mga iyon. Huwag mo nang ibigay sa akin yan, Dok. Kung hindi sa trashcan, sa bintana nyo nalang ihagis. Mapait na sabi ni Pamela. Bakit naman? Ang gaganda pa naman ng mga tulips na to. I'm sure they're expensive. Mukhang mahal na mahal ka talaga ng boyfriend mo. Pagkarinig sa sinabi nito ay hindi na naman naawat ni Pamela ang mga luhan tumulo sa magkabilang pisngi niya. Parang asin ibinubudbud sa sariwang sugat ang huling sinabi nito. Napakaduwag niya. Wala sa loob at mahinang sabi niya pagkatapos kagatin ang ibabang labi. Mukhang nagkatampuhan kayo. Hindi ulit siya sumagot. Naramdaman na lang ni Pamela na hinawakan ni Dr. Josh ang braso niya at dinama ang kanyang pulso habang nakatitig sa kanya. Bahagi iyon ng routine check-up sa kanya. Mukhang heavy drama ang pinapanood mo sa TV ah. Huhulaan ko, artificial intelligence. Idiniin itong hintuturo sa binti niya. Hindi na ba namamanhid? Kahapon, medyo nakakaramdam ako ng pamamanhid. Pagkatapos ng check-up ay kinuha ni Dr. Josh ang gusot na sulat sa tabi niya. Itatapon ko na rin ba to? Bahala ka na kung anong gusto mong gawin. So pwede kong basahin with your permission? Tututol sana si Pamela pero nabuksan na nito ang sulat kaya pinabayaan na lang niya.
Hindi ba unethical yan? Sulat na may sulat, binasa mo? Galit na si Tanya pagkatapos na tumabasa ang sulat. Yung klase ng galit na hindi naman totoo. Dala na lang na depresyon at init ng ulo niya dahil sa sulat ni Wilbert. Ang sabi mo, bahala na ako kung anong gusto kong gawin. Gusto kong basahin kaya binasa ko. Hindi siguro unethical kung ang concern ko lang naman eh malaman kung bakit umiiyak ang pasyente ko. Kung hindi kita naging pasyente, hindi ko pakikialaman to. Yun na nga eh, pasyente mo lang ako kaya wala kang pakialam sa personal kong buhay. Ang concern mo lang dapat eh pagalingin ako hanggang sa makakaya mo, hindi ba? Alam ni Pamela na nanlilisik na mga mata niya nang sabihin iyon. Kumikislap din ang mga butil luha sa sulok ng kanyang mga mata. Nagkibit-balikat ito. You're undergoing a therapy, remember? At hindi makakatulong ang emotional distress sa therapy mo, Pamela. Gusto mo bang makabalik sa mga dati mong ginagawa o gusto mo mapadalas ang bigla mo nalang pagtumba? Ilang saglit ang lumipas bago siya sumagot. Alam niya napipikon na rin si Dr. Josh pero bahagi ng profession nito ang palaging mag-control ng emosyon. Sino bang hindi madidepress? Hindi na niya itinaloy ang sasabihin dahil nagsimula na naman tumulo ang mga luha niya. Pwede kang umiyak. Huwag mo akong pansinin. Isipin mo na lang na isa akong lampshade dito. Madalas nakakatulong ang pag-iyak para gumana ang pakaramdam natin. Hindi na nga napigil ni Pamela ang mga luha. Kasi hoda nandun si Josh Ocampo eh, sa gusto niyang umiyak, isinubsob ulit niya ang mukha sa mga kamay. Akala niya na ilabas na lahat ng maiiyak kanina. Habang umiiyak, wala siyang narinig na kahit ano mula sa doktor. Iginalang nito ang pagpapakawala niya ng emosyon, pero nararamdaman niyang nakatingin ito sa kanya. Sandali lang naman at humupan ang pag-iyak niya. Kinuha ni Pamela ang tissue paper sa box na nasa side table at pinahid ang mga luha. I'm sorry, hindi ko napigilan maging emosyonal, paghingi niya ng paumanhin. I understand. Inilahad nito ang kamay. Akin na, itatapon ko na yan kasama ng flowers at letter nito. Seryosong seryoso si Dr. Josh habang sinasabi yun pero nararamdaman ni Pamela ang simpatya sa boses nito. Iniabot niya ang gamit na tissue paper. Nakita niya kung paano nito tinapon mga yun sa trash can na nasa isang sulok ng kwarto. Tapos ka na bang mag-emote? Tanong nito sa magaan na tono. Nakakaramdam ng pakiramdam ang mukha nito. Bahagyan tumango si Pamela. Nanaig ang sandaling katahimikan bago nagsalita ulit ang doktor. Here's a brotherly advice if you need one. I am not sure if you'll agree with me. Why don't you consider it as a blessing in disguise? Blessing in disguise? Sarkastikong reaksyon niya. Napatunayan mo kung anong klase lalaki ang boyfriend mo. Hindi agad nakakibo si Pamela. Hindi ko naman siya masisisi. Aasa lang ako sa therapy. What if worst comes to worst at hindi na ako makapamuhay ng normal? Paano ako magiging ideal wife sa kanya in the future? Isa lang ang ibig sabihin noon. Ang boyfriend mo ang pinakaduwag na lalaki na bubuhay. Dahil natatakot siya sa isang bagay na iniisip pa lang niya. Pero hindi naman mangyayari. Masyado siyang naniniguro dahil conceited at selfish siya. Conceited at selfish siya. Nanatili lang siya nakatitig sa mukha ng doktor. He's too pessimistic. What kind of a husband he would be kung ni hindi mo siya pwedeng kunan at sandalan ng lakas? I don't think you deserve that kind of a man. Nagsisimula na siya sa movie career niya. Hindi rin makakatulong sa kanyang pagkakaroon ng girlfriend. Alibis is alibis. Nahihiling na reaksyon nito. Don't buy that alibi. Humahanap lang siya ng dahilan para pagtakpan ng kaduwagan at kasalanan niya sa'yo. Huwag mo siyang iyakan, Pamela. Sayang ang kahit isang patak ng luha sa mga lalaking. Hindi lang walang balls, wala pang puso. Hindi dapat iniiyon ng isang taong mahal mo sa mga panahong kailangan niya ng kamay na makakapitan. Gustong tumulo ulit ng mga luha ni Pamela dahil sa narinig na concern sa boses nito. Hindi niya inaasahang magiging karamay pa ang doktor kahit sa ganong sitwasyon. Kung tutuusin, wala naman itong pakialam sa personal niyang buhay. Pero nararamdaman ni Pamela ang sinseridad at pakikisimpatya sa boses nito. Iiwan na muna kita. I know you need to be alone. Bago lumabas si Dr. Josh, ay isang magaan na tapik sa kanyang balikat ang naramdaman ni Pamela. Ano na kaya ang mangyayari kay Pamela ngayon tuluyan na siyang iniwan ni Wilbert? Malagpasan kaya niya ang sakit na dumapo sa kanya? Makabalik pa kaya siya sa dati niyang buhay? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.